Princess, huwag mo nang isipin yung birthday ko. Kilala ko ang asawa ko. Alam ko kahit paano, susurprisahin niya pa rin ako sa birthday ko, no? Ses? Kung yung asawa mo, hindi ka mapasaya sa birthday mo, regalo ko sa'yo. Tay? Tay! Bakit naman gumastos ka pa? I don't read minds. Pero, alam ko when something's wrong. Ses, nasasaktan kasi ako eh. Bakit? Alam ko, tumanggi nga ako sa party, pero hindi ko naman sinabing baliwalain mo yung birthday ko. Happy birthday, Mrs. Hmm? Aww. Pasok na ako, ha? Mula na ako sa'yo kasi susundin ako ng partner ko, okay? Dahana ka ni Miriam? Ay, hindi. Meron akong bagong partner ngayon. Kakasali lang niya sa stasyon namin, eh. Ay pala! Tumawag ka na ba sa talyer? Kailan daw makukuha yung kotse ko? Bawag na ako. Next week. Ayos na yun. Makukuha na yun. Sige. Palis na ako, ha? Bye-bye. G. Sino ba babang partner? G. Uy, hindi ka ba naligaw sa pagpunta dito? Hindi naman. Kabisado ko na may area na to. Ah, okay. Salamat, ha. Ito. Pare, katrabaho nga ng misis ko, kapartner nga. Naman ako magsiselos, tsaka isa pa, hindi naman ako ganun ka-insecure para pagselosa ng mga co-worker ng misis ko. Ikaw ang kumuusap niya sa anak mo, ha? Pikon na talaga ako. Abay, parang nananadya, ah. Lalo mo pinagsasabihan, lalo namang ginagawa yung mga ipinagbabawal mo. O Tsedeng, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Eh, pwede ba namang hindi ko marinig ang lakas ng boses mo? Kahit nga yung kamag-anak mo doon sa binangonan, naririnig niya pinagdadatak-tak mo. Bakit mo parang sa akin ka pa nagagalit? Kinakampihan mo ba si Carlota doon sa mga kabalbalang ginagawa niya? Wala. Wala akong kinakampihan. Ang sinasabi ko lang, alas 10 pa lang ng umaga. Ha? Sumasabog na yung tutuloy ko sa boses mo. Oh, ayan na. Ayan, ayan. Ikaw kung mausap dyan. Ikaw kung mausap sa panganay mo. Oh, bakit ako? Ba't hindi ikaw magsalita? Eh, kanina pa itong parang ang businang naipe, tapos ako ngayon. Otay, ano namang nagawa kong kasalanan at parang nagsispeech ka na naman dyan? O yan, tinatanong mo pa, ha? Uy, 20 ka palang nagtatrabaho doon sa bago mong pinasukan na bangko na yan, ha? Magre-resign ka na kagad. Tapos tinatanong mo pa sa akin kung bakit ako nagagalit. Itay naman kasi, bakit pati pagtatrabaho ko pinoproblema niyo pa ho? Bakalota, may anak ka na. May anak ka, wala kang asawa. Tumatanda kang paurong. Sa nanahiya. Lumalabas, mas mabuti pa yung buhay nitong si Georgina kaysa sa'yo. Samantalang ikaw itong nakatatanda. Kakaya. Mr. Murillo, 10 o'clock na. Uy, oo nga pala, no? Bakit? Anong naman sa 10? Kasi pinatawag siya ni Mr. Salazar dahil kakausapin si Ses. Dahil mapupromote na. Mayra, huwag ka nang ganyan. May maulot pa dahil sa kakakunto mo. Ano ka ba? Aalis na kasi Benko Bangbang next week for Toronto. So, which means, mababakante na yung position for coordinator for the juniors and seniors. Eh, sino pa namang ibang ilalagay nila doon, di ba? Eh, una. Good luck, Ses. Wow, sweetie, congrats! I'm so happy for you! Hindi pa naman sigurado yun eh. Nasa shortlist pa lang ako. Tatlo pa kaming pagpipilian. Ano ka ba? Ba't nagba nagda-doubt ka pa? Piyado ikaw na yun, ano? At saka may mas gagaling pa ba sa'yo? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Misis na misis ka na kung magsalita eh. Nagsasabi lang po ng totoo. Considering yung paghihirap mo sa trabaho ngayon, dapat lang naman talaga... Josh, please. Bakit? May kaguluhan doon sa may building. Kailangan tayo doon. Oh, sige. Hello, sweetie. I have to go. George! May emergency daw eh. Sige, bye-bye. Ginagawa ng babaeng yun, sir? Ayan, magpapakamatay daw. Iniwanan ng boyfriend? Iniwan lang ng boyfriend, tatambay na siya sa gilid ng building. Eh, paano gagawin natin? Hindi tatalon yan. Dahil kung gusto niya mamatay, kanina pa tumalon yan dito, nagpapapansin lang yan, maniwala ka sa akin.
Eh, paano, partner, kung tutunganin? Oo na, sige na. Miss! Miss! Utang na loob. Huwag ka tatalon. Sayang ang buhay mo. Ano ka ba naman? Pabiyayo na ako. Gusto ko nang mamatay. Bakit? Dahil sa isang lalaki mo papakamatay ka? Hello? Hindi basta-basta lalaki ang boyfriend ko. American citizen si Martin. Uy! Ano naman kung American citizen yun? Ang daming American citizen sa tabi-tabi ngayon, no? Pero pinangakuha niya akong papakasalan. At titira na ako sa Amerika. Miss, walang buhay sa Amerika ngayon. Hindi ka ba nanonood ng balita? Recession ngayon sa Amerika. Maraming nawawala ng trabaho. Maraming nawawala ng bahay. Di ba, partner? Ah, oo nga, miss. Mahirap na buhay dun ngayon. Oo. Oh, alika na. Pag-usapan na natin to, miss. Planuhin natin to. Mag-isip-isip ka talaga kung gusto mong mamatay. Ano yung ginagawa mo? Basta't sumakay ka na lang kung mag-AJ ka dyan eh. Ay, oo nga, miss. Ito, makinig ka na lang dito sa kasama ko. Kung sa pagkatapos ng pag-uusap natin, feel mo pa rin mamatay, kuha mo ang support ako. Ako pa magtutulak sa'yo, promise, wala kang mararamdaman. Okay. Okay? O, halika na. Dahan-dahan. O, baka naman... Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Ah! I want to make it clear that the Board of Officers and Administrators are very impressed with the kind of work that you are doing. Salamat po. I greatly appreciate that, sir. However, there are some considerations which I hope you will understand, and I also wish that it will not affect your relationship with the people of St. Aloysius. What do you mean, sir? Well, Cecil, hindi namin maibibigay sa'yo yung posisyon na i-vacate ni Edward Cubambang. I'm sorry. Sir, I hope you don't mind me asking, no po. Kailan na po mapupunta yung posisyon? Well, they decided to hand it to Mr. Montalban. Sandali. Bakit si Raymond ang pinalit sa'yo? Tanong ka pa. Alam mo naman kung sino tatay ng Raymond na yun. Si Eliseo Montalban, isa sa pinakamatandang members of the board. That is so unfair. Para sa akin, si Raymond, hindi siya magaling. Ang galing-galing mo nga eh. Alam mo kung di dahil sa'yo, George, patay na yung babae na yun. Ano ka ba? Busit na busit pa nga ako sa babaeng yun, ano? Gumawa ka ba naman ng eksena sa building na tatalong ka? Alam ko namang nagdadrama lang siya at wala naman talaga siya plano mong pakamatay. Pero hindi araw-araw, ah. Mayroong pulis na nakaka-rescue ng babaeng nakabitin sa building. Phenomenal kaya yun. Ako! Kaya nga hanga ako din sa partner ko. Sus! Naman! Alayin mo nakuhanan pa ng camera sa TV. Wow! Naku, nakakaingit ka naman, best friend! Celebrity. Celebrity ka na, hindi na kita maabot! Naku! Ano ba? Alam na ba yan ang asawa mo, ha? Dapat sinabi mo na. Wag na, naku. Aasa rin lang ako noon, ano. Kilala ko yun. Alam mo, partner. Mm. Sige na, tawagan mo na. Sabihin mo na na celebrity ka na. Sige na, ikaw naman, oh. Sige na, tatawagan ko na. Kayo talaga, mga yes. Sulsulero. Oh, G. Ses! Naku, may babalita ako sa'yo. Superhero ang misis mo, ha? Paano? Kasi may babaeng gusto tumalon sa building kanina. Nagkataon na nakumbinsin namin ng partner ko na huwag na lang ituloy yung pagpapakamatay niya. Kaso pagbaba, natapilok. Mabuti na lang, nahabol ko. Kaya ayun na, iligtas ko siya. Galing, ah. Ang dami kong press kanina dun, eh. At kinunan ako ng picture, kinunan ako ng interview. Naku, sis. Sikat na ang misis mo. Lahat ng tao dito sa presinto, kinukongratulate ako. Ultimo chief ko, kinukongratulate ako. Mm. Nga pala, sweetie, tatawagan kita ulit, ha? George! Bye-bye, love you! Sandali! Ako na, baby, ha? Ice cream naman, magpapa-ice cream. Bawa naman kasi talaga naman ang kukulong sa mga mamamayang Pilipino. Eh, ano po ba yung ginawa niyo?
Nausap lang namin na mag-usap muna kami ng masinsinan kung ano ba talaga yung plano niya dahil sayang ang buhay. May problema ba kayo ni George? Ang wala? Wala. Eh, ba't hindi mo sinasagot ang tawag niya? Maingay lang dito. Hindi naman kami magkakarinigan eh. Paaga ko na mamaya. Ano masama sa ginagawa ko? Kailan pa naging kasalanan ang purihin ang nagawa ng isang anak? Sinabi ko bang kasalanan? Ito naman taong to. Ang ibig ko lang sabihin, sana mas maging sensitive ka sa feelings nung dalawang nandito. Teka, teka. Hindi, kasi masyado mo nang ino-obvious na nangingibabaw para sa'yo si Georgina natin. Masama eh. Masama yung pinapakita mo yung favoritism mo. Wala akong favoritism, kaya ko lang naman pinupuri yan si Georgina. Dahil maipagmamalaki natin siya. Samantalang yung panganay at bunso mo, ha, saksakan ng bali sa usawin. Yan si Carlota, ha, hindi mapalagay sa trabaho. Si Denise, walang ginawa kundi magtetext at kumini kasama yung mga kaibigan. Yan, yan nga mismo ang sinasabi ko eh. Inaangat mo nga si Georgina tapos minamaliit mo yung dalawa. Minamaliit ko pa ngayon yung dalawa? Ang sinasabi ko lang naman, tumutulis at tumitibay yung mga sungay nila dahil dyan sa pagkukonsinti mo. Ah! Ako pa nga yan ang sinisisi mo! Wala akong sinasabi ganyan. Ang sinasabi ko lang, dahil masyado mo kinukonsinti yung dalawa, sa kada drama mo bilang isang dakilang martir na ina, kaya yan ang nangyari. Hoy! Anong drama pinagsasabi mo dyan? Ha? Anong tawag mo dito? Nag-iinarte? Eh, ano pa ba tawag mo dyan sa ginagawa mo? Sis! Hindi mo napanood yung palabas sa TV kanina. Ba't ngayon ka lang? Saka pa nagpunta? Eh, hindi mo ba kami ni Ronnie? Alam mo ba? Pinakita sa TV yung pag-rescue ko dun sa babae. Tapos may reporter na nag-interview sa akin. Oh, I'm sure nasa Zara na yun bukas. Huh? Ang galing naman. Kumain ka na ba? Kumain na kami. Eh, kasi may pansit akong dalagaling dun sa blowout sa akin sa presinto kanina. Baka gusto mo initin ko. Hindi. Ayos na kami. Sold na kami. Alam ko kung ba't kaya nag-inuman kanina ni Ronnie. Ika nga dito. Napromote ka, no? Di ba sinasabi sa akin? Di tuloy ako naka-celebrate kasama ka. Sorry ah, pero pwede pa naman tayo mag-celebrate talawa, di ba? Hindi ako na-promote. Binigay nila sa iba yung posisyon. Ha? Eh, bakit? Paano nangyari yun? Sa ganun eh. Kaya, base muna ako. Sis? Sweetie, tingnan mo to. Tingnan mo yung picture ko, parang antaba ako. Eh, ano, tingnan mo yung puso ko. Parang ang laki. Nice lang. Sigurado ka? Ako ngayon lang kasi nailagay yung picture ko sa dyaryo eh. Kahit pangalan ko, ngayon ko lang nakita. Basta ko, ano ba nakaligay dito? Naku, sis, kailangan mabasa mo to. Tingnan mo yung sinulat nila dito. Sis? Sis? Basta, busit na busit lang ako talaga sa kanya ngayon. Biruin mo ni hindi man lang nagpaalam sa akin na pupunta ng banyo, basta-basta na lang nag-walkout sa akin. Uy, mali mo naman kung masakit talaga ang tiyan. Diyos ko naman, Mars. Kahit naman siguro gano'ng kasakit ang tiyan ng isang tao, hindi ka naman magkukulong na mahigit isang oras sa banyo, no? Ay, nako. Pakiramdam ko talaga baliwala sa kanya yung nangyari sa akin, eh. Biruin mo, lahat ng tao proud na proud sa akin, maliban sa kanya. Ma'am, excuse me po. Oh. Sino po si Georgina Murillo? Bakit? May padala po kasi ma'am para po sa inyo. Pakipirma na lang po rito. Uy! Ano na galing? Bigay ito ni Beth, kaibigan ko ng high school. Ang sweet, ano? Napanood kasi niya sa TV yung ginawa ko, kaya nagpadala siya ng cake sa presinto. Halika na, kain na tayo.
Busog ako eh. Hindi ka kakain ng cake? Okay, sis, magprangkahan nga tayo. May problema ka ba sa akin? Ano? Hindi mo ako kinakausap. Hindi mo ako pinapansin. Anong gusto mo palabasin? G, pati ba naman yung hindi ko pagkain ng cake? Gagawan mo ng issue? Eh kasi lahat ng tao, buong bayan, nagtatext na sa akin. Lahat ng tao nagko-congratulate na sa akin. Dahil na-appreciate nila yung ginawa ko. Tapos ikaw? Mukhang ikaw ba itong hindi masaya para sa akin? Ikaw ba itong di nakaka-appreciate sa ginawa ko? Yun lang ang gusto mo. Para maipakita ko sa'yo na masaya ako, gusto mong kainin ko itong cake na to. Yun lang. Oh, yan naman ang inaangal. May kinain man pala. Naku, Mars. Ano pang ina-expect mo? Pumalakpak siya habang nakatuwad siya. Nagpapatawa ka ba? Mali naman ang timing mo. Hindi mo nakukuha yung pinupunto ko. O, ipa-explain nga sa akin. Ano nga ang point? What's the point? Naku. Eh, di ba ang sabi mo nga, ang gusto mo lang naman gawin niya, eh, kainin niya yung cake na sabi mo, simbolo ng kabayanihan mo at unang iniregalo sa'yo bilang TV celebrity news. Oo nga, kinain naman. Pero ramdam ko na nagpapakasarcastic siya. Naku, Marsha. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Noong nakaraan ang pinag-awayan ninyo, bopis at tinola, ngayon naman cake. Kayo lang yata yung love team na kilala ko na nangangalib ang future dahil sa ulam at dessert. Nakuusap nga kayo! Paano kami mag-uusap kung wala naman siya ibang inatupag kundi magkulong sa banyo at walk-outan ako? Teka, ano ba talaga? Ha? Nagkukulong ba sa banyo o biglang dumisapir? Dumisapir, talay coach niya. Mars? Ano? Baka naman nai-insecure sa'yo yung asawa mo. Ha? Hindi nga ako insecure. Alam mo, Morelio, okay lang naman mag-insecure eh. Chong, ang kulit mo. Kilala ko yung sarili ko. Sinabing hindi nga ako nai-insecure. Eh ako nga, aminado ko, Grace earns more than I do. Pero minsan talaga masakit sa ating mga lalaki. Masakit tamaan yung ego natin, lalo na napipintasan na iba dyan. Pero magagawa natin. Wala, di ba? Eh si Mrs., finance officer. Ako, web designer. Sabi, natural lang na mas malaki sahod nun. Kaya, okay lang yun. Pare, ngayon pa ba naman ako may insecure? Yung kapatid ko nga eh, si June, eh, di hamak na mas bata sa akin yun. Yung dalawang linggong sweldo ni June, ha? Ang katumbas nun sa akin, dalawang buwan sweldo. Pero, masaya ako para sa kanya, ha? Pero, happy ako sa trabaho ko. Very happy. Iba naman yung kapatid sa asawa, pre. Kasi alam mo, pare, etong si G, sinabi ko na nga sa kanya na hindi ako na-promote. May pagka-insensitive. Hindi pa rin na-sense na malungkot ako. Dakdak pa rin ang dakdak tungkol sa mga achievements niya. Nga, pre. Ulitin mo yung sinabi mo. Ha? Ulitin mo, word for word, yung sinabi mo. Tapos, sabihin mo ngayon sa akin kung hindi insecurity ang tawag dyan. Hindi kayo nag-uusap. Kailan pa? Kagabi pa po. O, eh, anong pinag-awayan ninyo? Cake. Cake? Cake. Ang habang story na eh, tawagan nilang natin siyang cake. Eh, bakit hindi mo paikliin? Ikwento mo, ipaliwanag mo. Baka sakali maintindihan ko. Nay, tapatin mo nga ako. Ako ba umu-OA na sa pagiging sensitive? Naglilihi ka ba? Hindi. Eh, okay naman yung maging sensitibo, pero iba naman yung pagkapraning. Kainis lang kasi. Nung mag-shota pa lang kami, okay lang na may mga ganito kami tampo-tampuhan, hindi kami nagkikibuan. Pero ngayon mag-asawa na kami, nakatira kami sa iisang bubong. Alam mo yun, yung gustong-gusto mo nang kausapin, hindi mo magawa kasi, teka muna, ayokong ako unang sumuko. Di ba para kami mga tanganay? Kaya pa ni tatay, may mga ganito kayo? Ha? Ang alin? Alin? May mga issues ba din kayo ni tatay? Hindi kayo nagpapansinan, hindi nag-uusap. Ah? George, baka gusto mo merienda. Meron ako nabili yung si Mother dyan sa kanto.
Ay, sige po. Papasok po ako. Nay, halika, kumain muna tayo. Hindi, okay na ako dito eh. Naku, eh, yung mga ayaw kumain, di wag kumain. Halika na nga, Georgina. Nauumay na ako sa mga dam ng mga tao dito eh. May issue kayo? Eh, sino ba nagpasimuno nito? Eh, hindi ba siya? Eh, importante pa bang malaman kung sino nagsimula? Abay, ano gusto mo? Ako una kumausap sa kanya. Eh, samantala ako nga yung pinagkakaisahan nila rito. Ano na namang pinagkakaisahan? Oo, lahat sila. Yung nanay mo at saka yung mga kapatid mo, hindi ako kinakausap, hindi ako kinikibo. Para nga ako nakatira dito sa kulungan ng mga pipi at bingi. Huwag niyong sabihin na kikisama pa kayo sa isyo ng nanay at tatay. Ano bang nangyayari sa inyo? Pati ako nadadamay sa inyong dalaway. Pipikon lang kami ni Ate Charlie. Kay tatay, sino ba naman di mapipikon? Eh kami nang kami na lang nakikita. Eh mabuti sana kung ganun lang. Eh nakikita niya kami pagka pinapa-remind niya sa amin kung gano'ng kami kapalpa. Kapag pinipintasan niya kami, doon lang niya kami nakikita. Ano ba naman kayong dalawa? Concerned lang ang tatay sa inyo, kaya yun ganun. Hindi pa ba kayo nasanay? Concerned? Kailangan talaga. Every time makikita niya ako, ipapaalala niya sa akin na iniwan ako ng boyfriend ko pumunta ng Australia pagkatapos ako mabuntis. Concerned. Oo, concerned siya sa amin talaga. Pero ikaw lang lagi ang pinupuri niya. Alam mo, kulang na nga lang. Magsindi na kandila yun sa tapat ng picture mo. Ikaw naman, ate. Huwag mo masamain yung pagtrato ng tatay ng ganun sa akin. Proud lang si tatay sa akin dahil meron ako nagawang mabuti sa larangan ng trabaho ko. Kayo rin naman ay pinagyayabang na naman niya kayo eh. Baka nakakalimutan niyo. Likas na mayabang ang tatay natin. Pero sana maisip niya, may feelings din kami. Eh, luka-luka ka naman pala talaga, Denise eh. Kung hindi ka mahal ng tatay, bakit sa palagay mo, minumura niya lahat ng maniligaw mo? Aber? At ikaw naman, ate. Kung hindi ka mahal ng tatay, tingnan mo nga kung gaano kalaking pagmamahal ang binubuhos niya sa anak mo, yung atensyon na ibinibigay niya kay Toby. Diyos ko, eh para si Toby lang ang nakatira sa bahay na to eh. Kaya pwede ba? Tigilan niya na yung pagiging sensitive niyo. Eh, ikaw pala luka-luka eh. Kung hindi ka ba naman nagpapakasensitive, aawayan mo ba yung asawang dahil sa hate? Bat ako? Kayong pinag-usapan dito. Pansinin mo yung floral dress mo. Nay, tama na. Kausapin mo na si tatay. Patawarin mo na yon. Eh, ba't naman ako mauuna? Siya nga ito nakasakit ng damdamin. Nay, ano ba? Ah, basta hindi ko siya kakausapin hanggat hindi siya nagsosorry sa akin. Ako naman. Parang mga bata. Ano ba makakain? Sarap, ha? Charlie! Denise, kakain na! Ano ba ang masamang pinaghihintay ang pagkain? Denise. Charlie. Ano to? Di buksan nyo para malaman mo. Buksan nyo! Ba't mo naman kami binibigyan ito? Hindi naman namin birthday. Bakit? Kailangan ba pag birthday lang nagbibigay ng regalo? Hindi niya ako makatingin. Gusto mo rin ng ganon. Gusto mo rin, ano? Nasus! Kakaloka itong mga magulang ko. Asawa mo na ba yan? Eh, bakit hindi mo patawagan at sabihin mo kung nasaan ka? Georgina, alam ko, matalino ka, matapang ka, at may prinsipyo. At
Nasa tamang edad ka na para malaman kung ano talaga ang gusto mo. Ay, ang haba nung pasakali eh. Diretsahin mo na kaya ako. Anak, ang relasyon hindi contest. Hindi yan pataasan ng ihi o pakunatan ng litid. Ang mag-asawa dapat magkaibigan, magkakampi. Hindi magkaribal o magkalaban. Hindi kayo dapat nagpapagalingan, kundi nagtutulungan. Si. Galing ako na tatay. Yeah, I figured out that much, kaya hindi na kita in-store po. Sorry, ha. Kung naka-offend ba na ako, may pagkulang. Teka. Sorry din, ha. Hindi pa kasi ako sanay sa pagiging misis, eh. Magpa-practice pa ako. Ayos lang yun. Ako rin naman, eh. Hindi pa sanay sa pagiging mister. Hindi ko nga maalala kung anong pinagawayan natin, eh. Eh, kasi basta na lang tayong nagpatigasan, eh. Oo nga. Teka. Ano na naman yan? Buksan mo! Sabi ko, parang may batok na kasamoy. Sabi ko naman sa'yo eh, proud ako na misis kita. Ba, ilan ba lalaki yung siswertehin na magkaroon ng misis na super police, diba? Thank you. Gusto mo? Mm-mm. Dahil ba dyan eh? Ano? Poposasan mo na ako. O kaya kahit batutan. Love.